pag may handaan, makatitiyak ho tayo may masayang okasyon. O di kaya, basta pag nagkatipon-tipon, hindi pwedeng walang pagkain na pag-uusapan. Walang pagkain na hindi nakahanda. Kailangan may pagkain pagsasaluhan, basta may pagtitipon, o di kaya ay merong okasyon na pinagdiriwang. Birthday, graduation, kasal, binyag, nakapasa ng exam, natanggap sa trabaho. Moments like these will always mark, will always have food in front of us. Laging may pagkakataon na maghahanda, may pagkain. At kapag may pagkain sa harap, may pagkain pinagsasaluhan, para bang dapat makita rin natin yung galak na bitbit natin. Ganong kasagrado yung pagkain sa harap natin. Sasabihin nila, huwag mag-away-away sa harap ng pagkain. Baka mapanis ka agad. Huwag mag-aaway-away sa harap ng pagkain. Baka magtampo yung pagkain. Sumakit yung tiyan natin. Kapag may pagkain, tanda na nagkakatipon-tipon, tanda na merong kagalakan na pinagsasaluhan. With the presence of food, it presents to us a positive atmosphere. It's either we share in the joyful occasion or we are just thankful that we have food to share on our tables. In our gospel, we also hear Jesus presenting something to us. He also presents something to eat. He also presents food for us to share. But in this case, we don't hear a joyful occasion for the Jews. Instead of being joyful with the thought that Jesus was offering food, it made the Jews quarrel among themselves. But why was it so? Because they failed to recognize the gift that Jesus was offering them. They only saw the literal body and blood that Jesus was offering, not the gift that Jesus was presenting. For the past Sundays, we have been reflecting on the Bread of Life discourses. We have been constantly hearing Jesus presenting himself as the Bread of Life. And for this Sunday, let us reflect on two points that the Eucharist offers us. The first gift that the Eucharist offers us is the gift of relationship. And this is what the Jews failed to understand that made them quarrel among themselves. Whenever we attend the Mass, whenever we attend the Eucharist, we are not merely concerned with our vertical relationship with God. We don't just focus on our relationship with Him. But whenever we attend the Sunday Eucharist, we are also concerned with our horizontal relationship with our brothers and sisters. It is not just about me, myself, and the Lord, but the Eucharist also reminds us of my relationship with my brothers and sisters. We are not just concerned with our eyes raising up to heaven. We are also concerned with the person at my left, with the person at my right, with the person in my front, and even the person at my back. Lahat ng kasama natin, lahat ng kasama natin sa loob ng simbahan ay kapatid natin. Kaugnay din natin. Hindi lang natin pinag-uusapan yung ugnayan natin sa Diyos. Pero bawat misa, bawat Eucharistia, tinitingnan din natin yung ugnayan natin sa ating kapwa. Bagamat estranghero ang bawat isa, bagamat hindi natin kilala ang pangalan ng bawat isa, sa sandali na tayo pumapasok sa simbahan, sa sandali na tayo nagsisimba, lahat tayo magkakapatid. Lahat tayo magkakapatid kay Jesus. Lahat tayo
anak ng Diyos. That's why when we gather around the table of the Lord, we don't bring our titles. When we gather around the Eucharist, we don't address one another as someone who brings their accomplishments, but we address one another as brothers and sisters. Because in reality, we gather as brothers and sisters. And as one family, we raise our hearts and minds to our loving Father. The Eucharist gives us genuine relationships. We are not merely concerned with our personal relationship, with our personal relationship with the Lord, but we are also reminded that the community that we belong to is the same body of Christ. That the person at our left and the person at our right are not strangers, but are brothers and sisters. The second gift that the Eucharist offers us is the gift of joy. Sabi ko kanina, para sa ating mga Pilipino, basta may pagkain, tiyak na may masayang okasyon. Pero hindi ho ba kapag tayo nabubusog, kakaiba din yung ngiti natin sa ating mga labi, lalo na kung masarap yung pagkain. And this is the same gift that the Eucharist offers us. The gift of joy and contentment. For sure, if not all of us, some of us may say that they have come to this Eucharist with something in our hearts. Something feeling that would bring us down. We have that feeling of loneliness and misery. But at the end of the Eucharist, Jesus offers us the strength to carry on. O di kaya, kapag may kakilala tayo na nahihirapan, may problema, may pinagdadaanan, pinsan ang nasasabi lang din natin, magsimba ka muna kaya. Punta ka kaya sa simbahan. Baka nandun yung sagot, nandun yung kagalakan na hinahanap mo. Jesus offers us the hope that we should bring. We may be downtrodden as we approach the Eucharist, but the joy and contentment it brings is enough reason for us to move on. It is the same reason for us to bring that same hope wherever we go. Basta pagkain para sa atin, tiyak tayo na magdadala sa atin ng kagalakan, magdadala ng ngiti sa ating mga labi. Pagkain pa lang yon na nagpapabusog sa ating mga tiyan. Paano pa kaya kung yung tinapay ng buhay yung magpupuno at magpapabusog sa atin? And for this Sunday, let us beg for this grace that we may truly embrace these gifts. We may see the beauty of the relationship that the Eucharist offers us. And let us see the beauty of the joy that only Jesus can bring, so that we can also bring these gifts to our brothers and sisters.